gitna ng luok ng Maynila, sa bukana ng South China Sea. Isang maliit na ang ikinukubli ng mga nagsasalpukang alon. Isang isla na hindi kailanman mapapalubog, ilang digmaan man ang magdaan. Sa mga libro ng kasaysayan, nasabihing ang isla ng Corregidor ang huling sumuko sa mga Hapon. Pero ang di alam ng karamihan, hindi Corregidor, kundi El Fraile Island o Fort Drum ang huling bumagsak sa kamay ng kalaban. Itinayo noong April 1909, ang El Fraile ay isang maliit na isla na puno ng malalaking bato. Tinapyas ng Marino at Amerikanong sundalo ang lahat ng bato sa El Fraile, pinatag at saka nagbuhos ng napakakapal na simento sa paligid nito. Mahigit 40 feet ang taas ng pader at 20 feet ang kapal nito. It's a military achievement, an engineering achievement. This is one form of classic military architecture and it's only here that exists. In the world? In the world. There is no other thing like that. Uh-oh. So yung pati yung turrets na yun, yung and then yung gun emplacement sa tabi, specially made yan for Fort Drum. So there is no other equivalent in the world. Hinulma na parang malaking barko ang isla ng El Fraile at tinawag itong concrete battleship na Fort Drum. It was one of the most important harbor forts. Hindi talaga siya sumuko, no? Walang nakapasok na bala, walang namatay sa loob ng Fort Drum. Makaka-invade kasi wala siyang beach, wala siyang access point. Talagang hindi madi-defeat yung... And it will be the last to fall siguro kung babagsak siya. Miski mabomba siya, it would be impossible to penetrate kasi ang kapal ng konkreto niya. Sa loob ng pader nito, may palapag para sa ospital, para sa kwarto ng mga sundalo, taguan ng mga balat baril at iba pang kwarto-kwarto. 10 taon bagos ang konstruksyon sa El Fraile. Sa pinakatuktok nito, inilagay ang pinakamalakas at pinakamalalaking kanyon na ginamit laban sa Hapon. It was more powerful in a sense than Corregidor kasi sa Corregidor, yung pinakamalaking kanyon sa Corregidor ay 12-inch in diameter, 12-inch guns. But sa Fort Drum, 14-inch yung pinakamalaking. Palibhasa'y nasa bukana ng Sina Sea, ang El Fraile ang naging tanod ng Manila Bay noong panahon ng digmaan. Lahat ng barkong mapapadaan sa kanyang paligid, kayang-kaya niyang palubugin. Kapal siguro pa din nun. Talagang makapayo. Talagang batay yun eh. Yung buong structure na ito, solid rock yan. And then may mga plate yan sa gilid ng baba. Oo, pinilagyanan nila ng kanyan ng semento. So kahit na anong kanyo ng mga Hapon, hindi yan. Ang lakas ng kanyo na tumangay, hindi kayang pasabugin yan. 10 taong gulang lamang si Tatang Hill nang dumating ang mga Hapon sa bayan ng Ternate, Cavite. Ternate ang pinakamalapit na bayan na nakakasakop sa El Fraile. Yan ang pinakamalaki, ang pinakakanila, kanyon. 12 kanyon daw ang nilagay ng mga Hapon, ibang bahagi ng Ternate. Ang kanilang misyon, bombahin at palubugin ang konkretong isla. Ang lugar na yan, oh. Yang parang ukana, quarry na yan? Dito, dyan lang. Guwan ito. Nauka niya, mataas sa bundok niya, ganyan. Oo. Ngayon, dito nakatayo sila dyan, dalawa. Kanyo ng mga Hapon? Hapon, oo. Pagkatapos doon na, doon isa. Ayun. Doon banda? Ayun, mangga, ayun, isa may manggang yun doon. So ang binubomba nila mula dito? Yan, corridor. Corregidor? Oo, at saka ito ang... Fraile? Oo, yung Fort Drum yan. Yung Fort Drum? Oo.